bibigyan kita ng anim na dahilan para mabilis ka ng magdesisyon na iwanan ang trabaho mo o ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Una, yung hindi ka lumalago bilang isang tao at bilang isang profesional o isang empleyado. May tinatawag tayong competencies. Baka naman nag-i-stagnate ka na dyan. Abay, kung Tagalog po doon, nabubulok ka na dyan at hindi ka naman lumalago, ba't nagtsatsaga ka dyan? Pangalawa, yung hindi ka na masaya bilang isang tao. Hindi ka masaya dahil sa kasama mo. Hindi ka masaya, importante, dahil sa trabaho mo. At hindi ka masaya doon sa kultura ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. At dahil hindi ka masaya, malamang pangatlo, stress ka. Baka naman mamaya, kumikita ka nga dyan, nagtsatsaga ka dyan, ang sasuffer naman yung katawan mo, at yan ang naging dahilan pa para magkasakit ka, abay, hindi po worth it yung pag-i-stay mo dyan, hindi lalo worth it na kumikita ka pa dyan. Pang-apat, yung hindi mo nakikita ang sarili mo na nandyan ka sa kinabukasan mo, yung hindi siya part ng vision mo, yung feeling mo hindi ka tatagal dyan o 5 years from now wala ka rin dyan, ba't taga-aksaya ka pa ng mga araw, mga linggo't, mga buwan mo na nandyan ka, hindi naman pala ito design para sa vision mo. Higit sa lahat ha, dapat aligned sa core values mo, yung core values ng kumpanya. Kaya dapat, pag nag-a-apply ka, titignan mo yung vision. Saan pa papunta ang kumpanyang ito? Ano ba ang core values ng kumpanyang ito? Gusto ko rin ba puntahan yung gusto niyang puntahan? At ang core values ba niya ay naka-align doon sa core values ko? Panglima, yung hindi mo mailabas ang galing mo. Alam mo, may tinatawag tayong flow. Kaya ka magaling dahil gusto mo ang ginagawa mo, kaya gusto mo ang ginagawa mo dahil magaling ka. Abay, pag hindi po nag-align yung dalawang yun, ba't nandyan ka? Hindi pala na ilalabas ang galing mo, sayang ang potential mo. Baka may kumpanya na pwede kang puntahan na doon lalabas ang galing mo. Pang-anim, yung hindi po ba nag-i-improve ang quality of life mo? Siyempre, hindi naman nakasalalay lang sa kinikita mo at sa kumpanya at sa income mo ang quality of life mo. Dahil baka naman kahit ang laki ng kita mo, magastos ka masyado. Pero kailangan nag-i-improve kasi yung quality of life. Kaya dapat ang mga kumpanya, tinitignan din kung paano nagbabago ang buhay ng kanyang mga empleyado. Dahil kung ang may-ari ng kumpanyang yun, ang ganda-ganda ng bahay, ang ganda-ganda ng kotse, tapos ang mga tao niya nag-iikahos, baka po naman may maling ginagawa yung mga tao, baka pwede matulungan ng kumpanya para maiangat ang kalidad ng buhay ng mga empleyado niya. Yan po, ang 6 na pamantayan. Kung yan ay tinamaan ka sa 1, 2, or 3, mag-isip-isip ka. You don't have to spend a single day in a company where you don't grow, in a company where you are not appreciated, in a company where you cannot improve the quality of your life, and more importantly, in a company where you don't belong to the vision and it's not part of your vision.